She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Para malaman nyo, gawa kayo. Ang sarap-sarap niya. Ang sarap-sarap niya. At syempre, ang pinaka-main ingredients natin ay ang ating... And now we come to the grand final. And it's over here. Hello mga kumari, welcome back again to my channel. Ngayon ay gagawa na naman tayo ng another recipe. Recipe na pwede nyong pang negosyo. Ito ay ulam na Marnau di Sutton na siguradong magugustuhan nyo if ever na gusto nyong itry. So let's start mga kamamsi, gagawa tayo ng pizza sati ang tawag nila dito pero para na din itong torta. So let's start mga kamamsi. Ito mga ingredients sa ating gagawin na pizza sati. Kailangan natin ng isang nyog na hindi pa ito nagatahas. Isang nyog, seasoning, paminta, salt para panglasa, dalawang itlog, then palapa. Then nilagyan ko na rin ito ng sili. Ito, dinikdik ko ito, dinikdik ko sa almeres. And then kailangan din natin ng kamatis, ng siling haba, sibuyas, at saka bell pepper. At syempre, ang pinaka main ingredients natin ay ang ating isda. Itong isda ito ay binili ko siya ng 350. Ito yung tulingan na malalaki. Parang ginagawa na tinapa. Ito siya. Kaya lang maliliit yun doon sa Manila. Pero dito sa amin napakalalaki ng tinapa. So let's start mga kamamsi. Pagsama-samahin lang natin yung ating onion. Isang buong onion. Then pito na siling haba. Isang kamatis. Then ito 20 pesos na sibuyas na. Sibujing ang tawag dito sa Bisaya. And then yung 5 piso na sili. Pagsasama-samahin lang natin yan. And then ilagay na rin natin yung ating nyog. Isang buong nyog ang ilalagay natin dyan. Or pwede nyo rin itong pang negosyo. Kasi dito sa amin binibenta ito ng 15 pesos ang pinirito nito. So ganyan lang siya. Pagsasama-samahin nyo lamang. And then ilalagay nyo na yung 2 itlog. So, ayan. Ay, kirabaw. Tapos, lagyan na rin natin ng asin na pampalasa. Kailawag, huwag nyo rin naman sobra-sobrahan. Baka naman midlang umalat yung inyong torta. Kasi para na rin siyang torta eh. Then, lagyan natin ng paminta. And then, ng seasoning. So, ayan. Pagsama-samahin lang natin ito. Siguro, dagdagan natin ng asin kasi konti lang yun. So, pagsasama-samahin nyo lang ito. Then, pagkasama-sama nito, iseset aside nyo kasi hihimayin natin yung pinaka-main ingredients natin yung isda. So, yan. Napagsama-sama na natin yung ating ingredients. So, iseset aside natin ito dahil hihimayin natin yung ating isda. So, tatanggalin natin ito. Itong pinaka-ulo niya, huwag nyong itatapon kasi pwede nyo itong isama sa magugulay kayo. Tatanggalin natin yung pinaka-balat niya. Ito kasi kanina, hindi ako malis na binili ko ito na, no. Bali, inilako ito dito. Mahal nga lang siya, pero masarap siya. Tatanggalin natin yan. Tapos ito, tinatanggal ko rin yan. Saka ito. Kailangan tatanggalan nyo ng tinik. May mga tinik ito, syempre, isda ito eh. Yung inihaw na isda, ganito rin yun. Kaya lang dito sa amin kasi, ang ginagawa nila, niluluto ito sa usok. Para ding yung ginagawa na tinapa. Ayan, pwede nyo itong gayahin. Pwede nyo yung i-level up. So, i-level up natin ito. So, himayin nyo lang ito. Pahimayin-himayin nyo lang. So, hihimayin-himayin natin. Titingnan natin kung mayroong tinig. Kailangan durog na durog siya. Himayin-himayin nyo ng maliliit na maliliit. So, ganyan lang para maparami yung isda. So, nadurog na natin yung isda, isasama natin yan dyan. Yan, durog na siya. So, naisama na natin yung ating isda. Siguro ang English nito, fish nuggets, kasi ganun din naman yun eh. Lalama siya para mapagsama-sama, kasi kung sandok ang gagamitin nyo, hindi yan mapapagsama. So, ganito lang siya mga kamari. Ito na siya. Oh. Pwede na natin siyang i-form kasi didikit na rin naman yan. So, ipo-form natin siya.
napakarami siguro ng magagawa nito. So minsan ang ginagawa ko, kutsara na lang. Didikit ko yung kutsara para madilis. Pero yung iba, ang ginagawa nila, ginagamit nila yung molder ng polvoron. So gaganituhin nyo lang to, gumamit ako ng polvoron molder. Depende sa inyo kung anong size ang gagamitin ninyo, pero ito yung ginagamit ko sa aking pagmumold. So, mas madali lang kung ito ang gagamitin nyo sa tapos pare-pareho pa yung laki niya. Ididikdik nyo lang mabuti para maganda siyang tingnan. So ganyanin nyo lang yan, idigin nyo lang. Tapos, diretso dito. Na mga kumari ang resulta ng ating pangnegosyo na recipe na fish nugget. Pero sa Maranao is pizza satay. Yun ang tawag dito sa Mindanao. Sorry hindi ko nabilang pero mamaya I will try my best na bilangin kung ilan lahat ito. Nagmamadali na kami ka mga kamamsi kasi gabi na talaga. So let's start. Magpa-fry na tayo. Buksan na natin yung stove. Pasensya na ito. Ginamit ko ito na mantika. Sayang naman kung itatapon ko, diba? So ilagay na natin. Ganyan yung paglagay niya. Depende sa inyo kung gagamit kayo ng shansi, pero pwede naman shansi. So ayan. Alam niyo, napakalakas nitong bentahan. Kung kayo ay merong mga restaurant or mga turo-turo, mga pang-benta-benta lang dyan sa inyo sa bahay ninyo, pwede niyo itong gawin. Pag-ihawin lang yung isda, okay na yan, ayan o. O kung meron kayong na nagsasawa na kayo si tinapa, gawin nyo to kasi nakakatipid tipso to kasi sasamahan nyo nga lang ng nyog para para dumami. Napakaganda niya. Hindi siya nadudurog, wag nyo lang siyang gagalawin. Ayan o. Makikita nyo pagluto na siya. Ayan o, ganyan o, ayan o. Tingnan nyo, ayan. So ang ganda niya, diba? Dahan-dahan lang para hindi siya madurog. Para rin kayo nagluluto ng torta, pero syempre, kailangan nyo lang siyang ingatan para hindi siya magkahiwa-hiwalay. So, meron na tayong fish nugget. Wala naman kayong molder, pinagtataklog lang yung kutsara. Hindi ko nagawa kanina, nakalimutan ko eh. Lalagay nyo yung mixture, tapos tataklobin lang, tapos ihuhulog nyo na. Ganun lang. So, ito na mga kumari, luto na yung iba. Ito, papakita ko sa inyo. So, yan yung result niya, oh. Tagaan lang talaga, mga kamamsi. Kahit na anong isda, pwede nyong ganituhin. No need na malalaking isda. Kahit na anong isda, pwede nyong gawin dito sa ginawa ko. At saka, alam nyo, minsan, maraming, kung yung mga nasa tabing dagat dyan, minsan maraming huli. Siyempre, nakakasawa din naman, nakakaumay din naman kung palagi isda ng isda, diba? So, pwede nyong i-level up yung isda nyo, gawin nyong ganito. Ito na mga kumari ang result ng ating fish nuggets. Niluto ko na lahat para isang oil na lang. Ang sarap niya mga kumari, as in, ang sarap-sarap niya. Ito na mga kumari, tapos na natin maprito lahat. Ito na mga kumari, natapos na nagabihan na kami, as in gabing-gabi na. 110 pieces ang nagawa natin sa ating fish nuggets. So ilalagay lang namin ang costing niya sa description box. So tikman na natin mga kamamsi at para malaman nyo gawa kayo. And by the way, ito yung nasira niya, isang piraso. Kain tayo mga kamamsi. Promise, ang sarap-sarap niya. Ang sarap-sarap niya. Super sarap niya mga kamamsi. I-try nyo at magugustuhan nyo. If you like this video, give me a thumbs up. Subscribe to my channel and tap the bell for more updates. Bye!